Hi, gusto ko lang magkwento and kwentong ito ay yung mga nangyayari sa buhay. So, nung punta ko ng Lucena, kita kami ng kaklase ko, si Tukayo. Michael din kasi yun. Tapos, syempre, kita ko din si Atren, si elementary. Siyempre nga siya, nakapagpapos ng pag-aaral yun, pero hindi rin naman niya nagamit yung pag-aaralan niya. Tapos, para yung mga, yung like event natin, siyempre yung buhay pagkabata, buhay elementary, buhay high school, tapos yung mga pag-aasawa, tapos yung siyempre yung may anak, kasi mga siyempre yung mga personal na achievement sa buhay na pag-usapan namin, tapos siyempre yung college school, no, siya, tapos ako naman, hindi naman na pag, sabi ko, ano lang, 3x, tas na lang. Siyempre, palipat-lipat ng bahay, siya, ano eh, from IAM, napupunta sa subdivision, tapos yung mga bakasyon na nabubuntahan niya, nabubuntahan ko, tapos yung Christmas, tapos New Year, yung mga event na nangyayari sa buhay. Pero and then at the end, siyempre yung ending talaga yung ano, yung wala, hindi ka man na natiling buhay sa mundo natin. Masarap pag-usapan yung tungkol sa ano, sa ano, yung buhay ng tao kapag bunta ka sa mabuti. Sa, ang ganyan ba, tipo ganyan, nakakalungkot lang. Then, yung nagkakwentuhan kami, ano siya, masayahin kasi ako naman malungkotin yung nangyari sa amin. Pero ano, pero sabi ko, buti ka pa na maayos yung ano yung buhay mo. Eh siya naman kasi may kamag-anak sa ano, sa abroad. Ako naman wala. Then marami nangyari sa kanya kasi sa akin. Hindi alam, hindi ako may anak, siya naman wala. Yun yung pagkakaiba. Tapos, siya naman, driver. Ako naman, nag-aral din ako ng pagmamaneho, pero ano ko nakabangga ako ng ano, nabangga ako yung sasakyan ko. Natakot na ako ng bicycle pa lang. Ano niya, sayang, pero patuloy mo. Kwento-kwento na kami. Tapos, siya kasi yung ano, siya kasi yung nagpakilala sa akin sa naging asawa ko noon. Kaso, hindi na naman kami yung sabi ni Efren, jackpot ka boy, jackpot ka. Kita kasi yung babae. Kasi ano, sabi ko, hindi na naman kami tumagal. So, yung utang siya. Pero malaki utang yung nagpo kay Efren kasi yung reason bakit ko nakalala yung tawa ko. Then, nakwento ko din sa kanya na, boy, ano, karoon ako ng problema kasi nga, nangungulila ako nun eh. Ilang taon na yun eh. 2000, 2 years lang tinagal. Tapos, siyempre, ilang taon din na-depress. Tapos nun, lagi ako nasa reyasan. Tapos, naging buhay yun pa internet. Tapos, ayan, chimoy lang, chimoy. Utusan, tagaluto, tagasaing, tagalaba, kumisan, kaya utusan, bumili ng tubig. Tapos, ayan, libre internet, libre tulog, libre kain. Hirap din kaya, tapos hindi naman ako tanggap sa trabaho kasi nga, hindi makapasa sa interview. Tapos, lately na lang, doon na lang, at saka ako naman na aralo kung ano yung pumasa sa interview. Tapos hanggang nag-aral, hindi rin naman na nagamit. Itong, yung ano, yun ang nangyari. So, doon salita, sabi ko, okay ka pa eh, friend, kasi, at least may bahay ka, hindi pa gaya namin, kasi saan ano kumitira.
Tapos ano, wala kami permanente. Siya kasi meron eh, may bahay na sila. Ang ganda kasi lang sa mga pamilya nila. Yung bagay mo ano, yung tulungan. Tulungan talaga. So, maganda yung buhay niya sa amin. Lungkot lang ako kasi nga, ayan. Ayan nga, gamit yun lang yung buhay ko sa abroad. Para bang hindi yun na nag-ano ko, para bang sayang, ayun talaga. Wala na kaisip, saka lang, doon ko lang na-realize na hirap pala nang wala kang sariling bahay. Kahit pagandahin mo, hindi mo naman pag-aari. Anytime pwede kang palisin ng may-ari ng bahay kasi wala ka naman titulo. Yan ang pinakamahalaga dun eh, titulo. Pag-ipot-ipot, tapos wala kang kuryente, tapos nakikicharge ka lang. Hirap. Sana kahit isa man lang sa pamilya namin may nag-abroad. Kaya supportahan, tulungan. Kaso ang hirap sa amin, hindi kami tulungan eh. Gusto ko naman talaga tulungan. Kaya, pinipilit kong manalo sa contest, raffle. Ang hirap talaga, kasi talagang hirap. Kasi yan, siyempre, wala kayo ako. Kakakwento kami, nagkakakwentuhan tungkol sa buhay. Karin, ano eh, problema ko. One time lang, nahulila lang ako. Siguro, napasarap lang yung inumuro. Tapos, yung chicks na yun, ayan, yun ang nangyari. So, one time, yun na nga, na masakit din. Masakit. Meron pala yung ano, hindi mo kilala yung makaka one time mo. Apektado. Sa babae, walang problema. Sa lalaki, meron. Hindi ka din mag-i-enjoy kasi ano? Yung nanay, patayan nga ako. Stress, this is a is. 316. So, hirap. Huwag naman ginagawa. Nangyari. Sabi ko, dapat din na lang matuloy yun. Siguro, hindi rin eh. Naisip ko naman na, aral to. Kaya huwag niyang huwag na mauulat. Saan? Ang hirap magkaroon ng sakit. Ang hirap din makakuha ng karelasyon. Kasi hindi mo nasan. Yung babaeng... Palagi ako may ano, meron akong takot. Baka hindi ko yung compatible. Baka ano ba tinaraw? Para bang... Ano yun? Yung bagong... Ilang taong ka nag-aral. Tapos yung babaeng asawa mo. Isang oras lang asawa mo na habang buhay niya. Wala na sa ulian yun. Hindi, ayun ko ba't hindi ako sinuwarte talaga? Minsan yan, ingit na ako sa kakadala ko, kaibigan ko. Kaya po yun. Ang gusto na magkaroon ng shot ano. Ingit ako. Siguro malas talaga ako sa mundo nito. Pero nung ulila ako, naisip ko na lang na ano, na daan na lang sa marathon, sa pagbabay. Kahit lumang yung bike, bike ko nga, galing lang sa jumpsap yun eh. Pagkisan ko yun, tapos yung nawala yun. Pero naman ako bike, bigay naman ng pizza ng nanay ko. Tapos nawala din yun. Kasi nga, ano eh, hindi tumatagal kasi nga, luma na rin naman. Siyempre, mayroon na rin i-modify o ayusin. Nagka-bike naman ako, galing sa ginagupitan ko ng buhok. Wala naman ako pampakayos, may mga kulang. So, hindi talaga perfect eh. Yung iba, ang bilis na ng ano, may mga bagay na merong sa tao, may binigay sa kanya na tabihaya, pero yung sa akin, may kulang-kulang. Yan. Hindi naman lahat ng tao binigyan ng ano eh, paras na biyaya ng masitaso. Yun ang sa palagay ko ah. Yun ang sa palagay ko. Binigay kay Juan ng sobra, hindi naman ibigay kay Pedro. Yun para bang, hindi naman lahat siguro, pag lahat tayo mayayaman, wala na magsusunuran kasi lahat yung mayayaman eh. Kaya may mahirap, may mayayaman. So, nakikwento ko lang kasi ito ang nangyayari sa akin. Sabi ko, nadala na ako. Pero mahirap din kasi nga, parang ano, pag nakikita ko sila, parang ako na lang yung ano, ako na lang yung hindi na bumabate kasi nga, alangahin ba? Parang ano, uy, umanod mo sila ito, napag-iuranan ba? Hindi pong ganun ba?
Pero minsan, ano, kapangalan ng mukha, kahit ka harap sila, ano, nagpiprinted na, ay, asensado ka, hindi naman. Para bang hirap din magkunwari. Yun, ang hirap din. Nakikita ko lang dito, kasi nga, parang, ano pa, minsan, para pag-stress test na talaga ako, nag-exercise talaga ako, para mawala lang yung pagod, isipin. Papawis ako. May mga bagay na, buti pa kasi, sa ganitong lugar, na ibobo isaw ko yung sarili ko. Sa lugar namin, sa bahay namin, hindi ko magawa. Ayun, ang pagsusulat, gusto kong sumulat. Sumali sa Ayuda Pacman, Dos for Dos, DCRA, sumali sa Wawawin. Hindi mo naman ako manalo-nalo sa Wawawin na yun. Sumali sa mga raffles. Para magamit ko lang ba? Kasi nga, gusto ko din. Gawin kami ng permanent yung bahay. Pero hindi matupad-tupad yan eh. Para bang suntok sa buwan. Tapos, lagi pang, minsan, walang load, minsan may load. Tapos, mahirap, alam mo ba, hirap nun. Habang, at magpuri ka sa Diyos, parang mawalan ka talaga ng gana. Kasi nga, pag lahat naman, stress ka na, tapos dahil pang problema, mawalan talaga. Bali kung masarap maglingkod, kung basugantihan mo, paano kung gutom ka na at palagay mo, makakapaglingkod ka ba sa Diyos o makakapagsimba ka? Diba? Ganun tipong, asa din sa'yo ng kausap mo, ay, ano brother, nakukulang ka, ikaw may depresya. Uy, labo mo. Para pa madali ka lang husda ng tao. Oh, ano, hindi ba? Wala nga. Tama din naman talaga yung mga bitter eh. Walang permanente sa mundong ito. Kasi anytime, pwede mamatay ka. Anytime talaga. Ito sa pagtulog mo nga lang eh. Pero pinakamaswerte sa akin, nakakalala ko sa buong buhay ko. Yung lola na hindi ko kakalala, yung time na nandun ako sa elementary, ng Lucena West 2, sa likod lang noon. Naalala ko yung matanda. One time, kasama ko yung babae na naghihintay din. Kasi barkada ko yung isa doon. Pikwentuhan kami. Ay, ni Lola. Yung si Lola kasi sumakabal ang buhay niya. Hey, you, my dad, kamusta na? Ito po, ito pala si ano. Mukha ko lang. Hindi, mukha daw akong mabait. At ako kuya ko na. Mabait. Salamat po sa mukha. Mukha mabait daw ako. Sabi. Yan. Tapos, wala lang si Lola, sumakabal ang buhay niya. Pagkamatay niya lang, natutulog lang siya. Niniwala kasi ako na kapag the more na marami kang sakit nilagay sa katawan mo, yung pagkakamatay mo, mas ano eh, mas lahat ng sakit na nilagay mo sa katawan mo, sa pagkain, sa bisyo mo, lahat yan, yun yung magpapahirap sa'yo sa paghirap mo sa kamatayan. Si Lola, wala naman siyang bisyo, pero yung pagkamatay niya, tulog lang siya, isa naman lang siya ng malay. Pakasimple lang, napakagaan, napaka maamo ang kanyang yung pagkakamatay niya, walang kahirap-hirap, hindi siya nagpahirap sa mga taong naiwan niya. Pero nakita ko, nag-alaga ako ng pasyente na nasa ospital, naging amo ko sa photography. Tapos nakita ko din yung mga tao na nasa ospital. Actual na nakita ko yung pagkamatay nila. Ano ba, yung buhay pa sila, ano po yung mga ano, nag-busy nyo, yun yung nakikagantuan ako. Ganon, sabi ko, ah. So, sabi ko, agad pala. Tapos nakita ko, actual na pagkamatay nila. Kaya, concern ako na, huwag nyo na mag-busy. Pero, ako talaga, ako, ano, karoon din ako ng pag-inom ng alak. Ang ganda lang ako, nalikim din ako ng na ano, sigarilyo, pero tinigil ko siya kasi nga, hindi siya makakabuti. Ano na ba meron sa alak na yun? Bakit nalalasing? Ano ba nagagawa na? Pero tinigil ko yun. Kasi nga, wala kang patutunan yung buhay. Kaya nga, tingin nga sila, ilan to ka na ba? 43 na ako, pero ba? Parang hindi nata. So, nag-iingat tayo sa katawan eh. At paano? Yun. Nagwento ko lang yung abi ko. Brad, ang hirap kapag marami kang karelasyon. Tapos marami kang ano, magkakaroon ka ng AIDS, magkakaroon ka ng STD, sexual transmitted disease. Tapos yung
yung HIV. Garo ka na virus na yun. Kasi ang dami po eh. Multiple ano pa iba naman yung naka-relasyon mo. Ang hirap. Kaya sabi ko, talagang yung buhay, talagang puno-puno ng ano, pagsubok talaga. Yun. So, dito sa buhay ko, parang inikwento ko lang na, hindi biro, hindi rin biro. Talagang, sa 24 oras sa dami, pwede mangyari. Minsan, sa dami kong, ano, yung nagagawang pagkakamali. Ako na mismo na, yeah. Umarap sa simbahan para manadamin. Kasi, para bang, ano, lagi na lang ako nagkakamali. Para bang, may gusto naman ako bago sa buhay ko na gusto kong maglingkod, gusto kong mag-share ng aking skills, ng aking knowledge. Kaso, wala eh. Kasi yung pagmamahal ko lang sa kapwa ko, yung sa pinag-aralan ko na kaya ko i-share yung knowledge ko, yung mga information at saka inipong kong gamit. Hindi lang dun, pati sa anak ko, pero hindi naman interesado yung bata, yung lalo na yung anak ko, yung dalaga kong anak na nagdadalaga pala. Hindi naman sila interesado dun. Ano lang ko tinako, kasi nga, dapat high school pa lang. Makikita mo na yung purpose mo, yung goal mo. Sana nag-athletic na lang ako ng elementary, hanggang high school. Sana na iba yung buhay ko. Tapos ito pala yung magiging buhay ko. Sabi, ikaw yung mismo gagawa ng buhay mo. Time na yun, nag-asawa ako ng basta-basta na lang. Hindi ko pinag-isipan yung plano. Sana nag-aral. Kapag di mo naisip yun, pag-isiyan mo talaga. Para bang masayang yung wala kang naipon na pera sa bangko, wala kang naipon na pera sa sarili mo, wala kang SSS, wala kang insurance. Ang hirap boy, ang hirap. Kwento ko to kasi ito na yung realidad na kung yating araw, wala, pumunta lang ba ng sakit, pabayad ng hospital, aasa ka doon sa mga kamag-anak mo, bibigay sa'yo na, sige, mahal ng hospital, tapos yung tao tutulungan mo, panibisyo lang, ganun ba? Pero ganun, sabi ko, ang hirap. So, dito, sinishare ko lang yung story na nangyari sa buhay ko, na araw din naman sa sarili ko, na nahirap ang buhay pala. Sige, kaya nilang mag-anak na madami, kaya nilang system 2-1, kaya nilang pakainin, kaya nilang bisan, kaya ibigay yung mga educational. So yun, nakikita ko lang yung totoong nangyari sa bola na pinagdadaan ng kalid. Minsan nakikita ko yung mga kabatsin ko, schoolmate ko. Kaya siguro naging gato lang, naging simple nyo. Pero dinadaan ko na lang sa exercise. Kasi yun yung part na alam ko na makakatulong sa akin na hindi ako ma-stress. Saka makatuloy ng mga oras. Yun, happy na ako doon. Yung tubig. Tapos, coffee, tubig. Para mag-drain lang yung mga toxic sa katawan ko. Yung mga hininom ko din, kinakain ko din. So, happy na ako doon. Sabi nga, hindi man ako naging successful sa negosyo, hindi man ako naging successful sa pag-aaral. Pero ano sabi ko sa sarili ko, kahit hindi ako naging 100% sa God, masarap makilala si God. Kasi kapag tinanggap mo siya, bilang yung Panginoon, at ako, tao lang ako, nagkakasala ako. Ako ang sasabihin ko sa sarili ko na hindi ako talaga karapat-dapat makarating sa langit. Kasi alam ko, sa sarili ko, minagawa akong pagkakamali sa buhay ko. Aminado ako doon. Pag namatay ako, na makaharap ko na siya, alam ko na yung ipapakita sa akin. Alam ko na doon ang baksa ko sa, hindi sa kanya, kundi doon sa apoy. Pero habang may boses pa ako, sinasabi na ako na, humingi ako ng tawad. Kasi pala sagutin ako sa magulang ko. Pala, yun, pasaway din sa kapatid. Damit nga nila sila suit ko.
So, hindi din ako naging mabuting kapatid. Kinikwento ko lang naman yung nangyayari kasi yun naman talaga. Pero kahit pa paano, habang may boses ka pa, kailangan marunong ka talaga ano. Marunong ka talaga humingi ng tawad. Tawad sa kapwa. Kasi nga, sa 24 oras, kahit kaharap mo lang, nagagawa mo na yung pagkakasala. Ayun. So, humingi talaga ako ng tawad. Pero ang sarap talaga pag marami kang pera. Kung papipiliin ako, mahirap o maging mayaman. Mas gusto kong mayaman na lang. Kasi eh, pag nasa squad area ka, nakubad ka lang. Pag inyo ka ng polis, ano eh. Pero pag mayaman ka, nasa ano ka, may kaya ka, medyo, taupo, kahit nakubad ka, sa division eh. Ano tipong gagalangin ka pa rin. Pag hindi, pag nasa squad area ka, ano ka eh. Ayun, ganun ba? Kahit nabakuran mo na yung bahay mo, kubad ka, ibang dating eh. So, iba pa rin yung ano. Pero ano, pero sinasabi ko lang na ano, na meron talaga yung ano, yung buhay. Kasi pag hindi mo talaga pinaghandaan yung buhay mo, wala kang insurance, wala kang SSS, wala kang permanent trabaho, wala kang pag-aralan, hindi ka marunong bumasa ng English, mga pipirma-pirma ka na, wala mo yung pala, ipinipirmahan mo na, nukulong ka na pala. Yan. So, aral talaga. Yan. Kailangan marunong ka mag-pwede para hindi ka madaya sa pagbabayad ng sa pagsusukli. Marunong kang bumasa, English, Tagalog. Hindi naman yung matalino, makaitindi ka lang. Kaya nga napakailang importante ng edukasyon. Diba kahit na pinakamahalaga talaga meron kang disiplina sa sarili. Sayang din mga time na pagkakataon na meron ako nilapitan na hihingan ko ng tulong. Sana tinulungan niya ako ng buong buo. Na hindi ako pinag-isipan ng pera. Kasi kung andun na ako sa successful, tinulungan niya ako. At nasa ano na ako eh. Nandito na ako, tubig. Tapos inahol mo na ako. Dapat inahol mo na ako ng diretso. Hindi ko pa ako binitin. Kasi naniniwala ako na kaya ko din magbayad. Kung tuition at tuition lang, kaya ko din magbayad. Kaso, pinaasa-asa. Yung pang tipong talagang kahit kung talagang totoo yun, lalabas sa bibig ko yung, mamumutawi sa bibig ko yung papuri, pasasalamat, lahat na, kasi magagaling yun sa puso ko eh. Puso ko, lahat ng mga magaganda, lahat na ng nung totoong papuri, lahat na, lalabas yun. Kahit ipag-bouse out ko pa yun sa maraming tao, lalabas yun. Na tinulungan ako ng taong ito, maraming salamat sa iyo. Lalabas yun, pero nagkamali ako. Kaya lumalabas sa bibig ko yung ano yung para bang sayang, dapat. Hindi kung sa kabilang side, siguro baka may pagkakamali ako. Sa kabilang side, naisip ko baka baka perang ang issue. Para bang side to side, plan A, plan B. Baka naman, ano, pagkatiwala mo na si Michael, baka naman itong gubinhawa yan. Ano yun, magbabayad yan, marunong tumanong ng utang yan. Huwag mo na tignan yung mukha ko, huwag mo na tignan yung picture ako. Pero hindi yun ang nakita ko. Pero salamat rin kahit papano, kasi malaking pasalamat rin dahil kahit papano, kung nandito na ako sa tubig, nasa dagat na ako, at least may hininga pa ako. Kaya ko pang lumangoy. Illustration ko lang, sa totoo lang, hindi naman talaga ako marunong lumangoy. Pero kahit paano, nakahinga ako, kaya ko pang maabot yung pangarap ko. Suntok sa buwan, pero impossible dream, kaya ko pa. Habang may buhay pa ako, gagawa ko na parang para matupad ko yung pangarap ko. And dito ko na po tinatapos yung video ko. Yun lang, and wala naman ano eh, at least kaya kong humingi pa rin ng tawad kahit paano. Kung hindi talaga ako mapatawad, kung hindi ako kayang patawarin ng taong yun, siguro hindi na lang ako sa kanya hingin tawad. Yung kaya ko patawarin, yung konsensya ko, na siguro baka ako nga yung pagkakamali, kahit hindi ko siguro natapos yung pangarap sa buhay, pero ako, kaya kong gawin yun. And ito kaya po tayo dapat ng bago. So,
paalam, and dito ko na ini-end ng video ko, and kapayapaan. Peace! Bye!